So, what's up guys? Aljun here. Pag-uusapan natin ang mundo ng PBA. So, alam nyo na guys, yung mga farm team. Malakas ang farm team ngayong umpisa ng All Filipino Cup. Diba? Solid. Nanalo na 2-0 na ang Blackwater Bossing. Grabe. At ano sila, Blackwater Bossing ay ang MVP stopper, MVP, MVP group killer. Meral ko una. Sunod token takes. Ano sunod? NLEX. Mananalo na sila sa NLEX. Grabe. Sipin mo nun ah. Tinitignan ko. Injured, na-injured pa sinang bata. Hindi ko alam kung anong quarter kasi di ko napanood. Pero nga, injured sinang bata. Tapos, grabe. 20 points si Troy Rosario. Galit na galit sa token takes, galit na galit yarn. Siya gumawa, siya nagbuhat para manalo sila sa dating ang team. Siya, para sinasabi ni Troy Rosario, o nga palang sinayang nyo. Pero hindi masayang yan. Pwede naman bumalik. Pwede naman pumunta sa March token takes, sa Meralco, diba? So, may chance pa rin, may chance pa rin. Grabe, 2-0 na. Tapos, check ko lang yung ano. Kasi nanalo daw ang ano eh. Terra Firma Jeep sa... Nasaan ba yun? Nanalo ang Terra Firma Jeep sa Converge Fiber Xers. At ang gumawa ay ang super rookie veteran na si... Stephen Holt. So yun na nga, masyado nang ginagalingan na, pinapakita na yung potential niyang mapunta sa San Miguel Beermen. Siyempre alam mo naman, hindi na siya pabata. So yun na nga, nagpapakita ang gilas na para mamekos-mekos na yung trade. Magawa na ng paraan, baka naman Lil Francis, diba? Tsaka na ano din ako. Kasi nga, alam naman natin na Converge ay tanking. Baka siguro nga ay this coming rookie draft ay si Baltasar ay magpa-draft na. Ewan ko kung ano yung ano ha. Ang basehan nila sa pagganuhan ng draftees. Ang alam ko sa All Filipino eh. Kasi nga, All Filipino rin naman din yung mga idadraft, Finam, at mga pure Pinoy, yun naman papadraft eh. So, feeling ko magbe-base sila dito sa magiging standing nitong All Filipino Cup. Kung sino number one pick, sino top 10, ganyan. So, baka nga ito ay ano lang, isang plan to get Baltasar next season. Pwede, di ba? So, feel ko, yun nga. Kasi, alam mo naman na, di. Kasi, kita mo rin naman sa lineup ng Converge na hindi pa sila ready to be, you know, may pagbakbakan talaga sa big teams, sa SMC at sa MVP. Kitang-kita na kailangan pa nila ng konting support. Nang ano pa, magpadagdag pa sila ng mga stars, yung mga ganun. Siguro yun nga, kukuha na lang sila kasi alam naman natin na hirap na hirap sila sa pakipag-trade. Kung San Miguel o token tech sila, napakadali ng trade, di ba? So siguro asa na lang ang Converge na makuha ng magandang draft picks. Kasi ganun ginawa nila this season eh. Na wala nga lang si DJ Andrade kasi injured, diba? Hindi natin alam kung kailan lalaro. Tsaka yun nga, Shani Winston, magaling na guard. Mayroon na silang sentro na reliable na sa para sa future nila. Siya na talaga yung sentro nila, si Aranya, na lagi na lang sinasabing matitrade sa ibang team. Depende, hindi, feeling ko hindi nga trade eh. Ba mamaya mababaan sa sweldo eh. Tapos sign and trade para sila Geronting at sila Maverick Ahanmisi.
feeling ko ganoon ang mangyayari kasi di sila pa magpag-trade. Di sana tin-trade na lang nila sila Ting at sila Mav, di ba? So inintay na lang nila ma-expire kontrata nila. Siyempre, meron naman silang rights to refuse to extend with Converge. So, ayun, pumunta na sila sa SMC. Pumapit na sa malakas. So sa tingin nyo ako, sa totoo lang, sa Terra Firma at Converge, matik yan. Maganda laro sa umpisa. Pero sa dulo, medyo, hindi parang nabilib eh, kahit 1-0, 2-0. Hindi katulad dati, di ba, inuulat sila, wala silang pinapanalo. Ngayong season na to ay panalo agad sila, wala pa silang talo pareho. So, di pa naman kasi naglalaro din yung Magnolia, di pa naglalaro yung Nebra, San Miguel, pati Phoenix, di pa naglalaro kasi sila yung Final Four eh. So, ang mga naglalaban pa lang naman ngayon ay ang mga nalaglag. Yung mga hindi umabot ng playoffs at hindi umabot sa semis. So, guys, kung meron kayong reaction, sabihin nyo, comment section, pag-usapan natin yan, guys. Kung may gusto pa kayong topic na pag-usapan, comment lang below.